Kaya ko ba tumulak? Ang layo. Kaya mo ba dito? O doon na lang, saka ba kumbotan? Kaya doon na. Pag dito. Hindi tatama ito. Pag dito ako. Oh. Sige, dito na lang. Kasi baka mag-alangan tayo dito, magtamaan eh. It's 2:37 in the morning. May tumawag na kaibigan ko. So, buddy-buddy ko siya before. And nasiraan siya. Kaya gumana ng kanyang motor. So, along Makati siya ngayon. And kailangan natin siyang tulungan. So, heat up lang natin konti yung ating motor. So at least 2 to 3 minutes. Kailangan natin i-heat up para umikot din yung langi. Syempre matagal na, so pagka galing sa matagal na naka-park yung ating motor, kailangan natin siyang i-heat up and i-circulate muna yung langis around sa engine. Okay, so 2:37 kanina, 2:39, around 2:40 pwede na siya. Okay, so let's go. Okay, so nasa C5 na tayo. Along Os Meñes sa Makati, paglagpas lang ng Bandiya. So medyo natagalan tayo dito kasi ginagawa yung kalsada, basa yung espalto. So along East Service Road tayo ngayon. So ginagawa yung asfalto hanggang testa siguro to. Hanggang dun lang sa apubay. Okay, so nasa expressway na tayo.
Ikot na ako ng ikot eh. Puro sarado yung pasukan dyan. Saan ako lulusot? Sara. Kaso, yung pinapasukan galing dito sa ano, yung sa kabilang side. Pagka galing dyan, di ba, dediretso ka pa Osmeña. Pagkanan mo, ay pagkaliwa, galing dyan. Teka lang ha, pagkakagaling dyan, harap ka sa Osmeña. Pag kumaliwa ka, nasa unang kanto ako. Lahat ng pasukan ko dyan, papasok galing dito, sarado. Andito nga sa kanto. Pag tumingin ka sa, pag umarap ka sa Osmeña, di ba, liliko ka na ng pakaliwa galing dyan. Oo, kumanan na ako. Ano bang road na to? Sa linyar ako mismo, sa kanto ng linyar. Hindi, kabila pa yun eh, dulo pa yun eh. Nandito na ako sa bandang gitna. Oo. Pwede ako kumanan? May nakabantay sa dulo eh. May tao kasi dun sa dulo. Yung may gate na harang, baka parahin ako. Sige. So mga ka-restback, ayun, yun yung nilabasan nun. Hindi naman ako pwedeng kumanan dun kasi one way tong side na to. Eh may nakabantay dun sa may gate, baka mapara ako, matikitan pa ako ng alanganin. So sabi ng tropa, hintayin ko raw siya rito. Para sigurado. So mahirap kasi no, pagka lumabag tayo. So ayun na siya, lumabas na. Ayun, saan na ako papasok? So kailangan nating umikot, no? Siya yung nasiraan ng motor. Kabady-body ko siya before. Way back, starting Grab Bike to Angkas. Magkasama kaming dalawa. So most of the time gabi kami bumabiyahe para hindi mainit and hindi ganun kapagod. Eh konti lang naman yung diferensya ng kinikita namin kumpara mo sa araw tsaka sa gabi. So yung gabi namin hanggang magdamag yun, hanggang umaga. Okay, so tama naman tong pinasukan ko kanina. Nung unang una. Kaya lang, sarado yung gate. Kaya hindi tayo tumuloy na dumiretso. Pwede pala dumiretso. Kala ko sarado.
Anak kong bata. Bukas pala. Anyways. Okay, so yan yung kanyang motor. Dito na tayo, makaka-rest back. So, hindi na gumana yung kanyang Honda Click. Ito, tutulak tayo. Okay, so mag kaya ko ba tumulak? Ang layo. Pag dito. Pag dito ako. Sige, dito na lang. Kasi baka mag-alangan tayo dito, magtamaan eh. Papasok ko ng second gear. Papasok ko ng second gear. Mahirap pag first gear eh. So, dahan-dahan lang, medyo nailang pa ako magtulak. No, gawa ng naninibago lang ako.
Okay, may mga tumulong na sa amin, apat na rider, no? So, medyo nahihirapan talaga ako magtulak. Iba kasi yung power ng NK, masyadong malakas. Ayan, nagtulong-tulong na ang mga kapwa rider, no? Ito yung masarap sa kalsada pag ikaw ay nagmumotorsiklo. So, kahit may mga delivery sila, ayan, along the way, tumutulong sila, no? Napakasarap ng pakiramdam pagka ganito. Siyempre, nahihiya rin yung aking kaibigan na humanap ng ibang kapwa rider na makakapag-assist sa kanya. Siyempre, lahat yan naghahanap buhay, no? Pare-parehas. So, sabi ko sa kanya, para hindi namin ganong mabala yung ibang tropa, tawagan niya ako anytime na magka-problema and pupuntahan ko siya, no? So, pag may ibang katropa rin na nagka-problema, basta available kaming dalawa. So, shout out sa mga Grab rider na to at tinulungan kami, no? Medyo nahirapan ako magtulak. Okay, so yung dalawa kanina, so out of way na sila. Kaya siguro itong isa-isa along the way pa natin, no? Kaya umaassist pa siya sa kaibigan natin. Okay. So, nakakamiss din minsan yung ganitong nakakamiss din yung ganitong sitwasyon minsan, no? Ang sarap ng maging isang rider. So, pag maliit ang dala, dati kasi naka-Mio Sporty lang ako, no? Medyo gamay ko yung pagtutulak ng ganyan, pero this time medyo nahihirapan ako kontrolin yung speed and yung power. Malakas kasi, syempre 400cc na tayo. Medyo hindi na kaya pagkaalanganin yung dikit. So from Makati, so Taguig, so it's already 3:24 in the morning. Makaka-rest back, no? Shout out sa lahat ng mga masisipag at masisigasig na mga kapwa natin rider diyan. So ayan, nasa bahay na siya. Andito na kami. Swerte namin yung nagtulak is taga Dreamland lang, and nakikita ko kanina sa Makati, kanina pa daw ako doon, hindi ako makapasok doon sa area niya.
So, yun. Shout out sa mga Romesbak. Salamat ng marami. Sa dalawang nakagrab, Kuyang Grab, tsaka anong rider yun? Panda rin? Hindi siya panda. Ano siya? Parang sa Chinese resto. Chinese resto. Ah, yung pinanggalingan ko kasi dalawang beses na ako bumalik doon, nagtanong. Yun nga yun. Sabi nakikita ka daw niya. So, yun. Niya, sabi, hindi taga-signal yung tropa ko yun, sabi ko. Okay, so salamat mga ka-rider na Romesbak sa amin, no? See you on my next vlog.